Okay. Ano, kailangan ba talagang pumusta ako doon? Pupusta ko lahat ng kabuhayan ko para dyan. Ah, lahat na. Ipusta nyo na. Pati nanay, tatay ninyo. Manny, kamusta? Ano, meron ka man ginagawang album? Gawa ni Lito Kamo? Mayroon. Sana supportahan nyo pa rin yung laban natin to. At saka, mayroon nga pala akong... Mayroon nga pala akong show sa sitcom bar. Sitcom bar. Pwede ba yan? Okay sa ba yan? Las Piñas. Kalaban okay lang yan. Pamilya din yan. Pamilya din yan. Okay sa lang. September 28, Thursday po yan. 300 pesos lang ang ticket, pero kung ngayon kayo bibili, may promo, 600, buy one, take one. So, dalawa. 600. Oh, dalawa. Oh. 300 po yung ticket, may ano siya. Kung ngayon kayo bibili, may promo, buy one, take one, 600. Kung gusto nyo mas... Nakatipid kayo, nakatipid. Kung gusto nyo mas makamura, may 50, sa labas lang, makibalita kayo kung ano na ganito. Ayan. Manny Pacquiao. Kailan ulit? Panonoodin ko to. September 28. 28? Kamusta? Kamusta ba si Mrs.? Buntis, di ba? Mrs.? Lumalab. Alam ko, malapit na nga, October eh. Pero katunayan yan, hindi naman talaga ako. Pero Manny, hindi. Kilala ka sa pagagaling sa boxing. Pero pag once na ni-interview ka sa ano, sa abroad, sa Las Vegas, ang galing mo sumagot, may absolutely ka eh. Gusto ko magsalita mga, ni-interview ka ko na, ladies and gentlemen, Manny Pacquiao, ladies and gentlemen, we're here in the Chamas Arena. Are you going to fight Morales? What can you say about the world, your kababayan in the country, the Philippines? Manny? Maybe I want to thank all the supporters and absolutely my fellow countrymen, especially Madam President. Alright! Ikaw ba talaga eh? Bakit mo Manny Pacquiao? Ikaw ba talaga sino ka ba? Sino ka ba? Ikaw ba talaga si Manny Pacquiao? Katunayan yan, hindi naman talaga ako si Pacquiao eh. Sino ka? Ginagawa ko lang to kasi trabaho ko. So, ano ibig mo sabihin sa amin? Kasi okay ka naman, napapasaya ka naman, di ba? Napapasaya ka naman sa mga tao. Pag pinapanood ka, yung mga malulungkot na tao, napapasaya mo. Yun ang importante. Bakit mo ginagawa to? Bakit man? Para makatapos yung boyfriend ko. So, may boyfriend ka, Manny Pacquiao? Pacquiao? Boxingero ka, di ba? Hindi naman nga ako si Pacquiao eh. Sino ka ba talaga? Sino ka talaga? Bali, ako si Pu. Pu? Nagmahal kasi ako. Gusto mo ba sabihin, ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Lumapit ka sa camera. Alam mo? Namimiss na kita. Naalala ko yung ginagawa. Ang ginagawa. Hindi kasi... Pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Ganun. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Ganun. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya, sabihin niya sa akin, I love you. Siya yung lalaking nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami, ang ulam niya, pork chop, ganun. Sa akin, ketchup, ayan. Pero, masaya ako sa kanya, proud na proud ako. Kasi, never siyang nahingi ng pera sa akin. Kung sana lang kumukuha sa wallet ko. Pero, ayun, nagkaiwalay na kami kasi itong mga kasama ko, sinisiraan, malikot daw ang kamay. Kasi, siya lang naman na nakakapunta sa bahay eh, tapos nawala yung ref ko. Siyempre, hindi ko naman siya pinagbintangan na magnanakaw. Kasi mahal na mahal ko siya, inisip ko na misplace ko lang.
Manny, Manny. Last part, yung parting words mo na, yung gusto mong sabihin sa kanila. Ito na pinaka gusto mong sabihin sa kanila. Masaya kasi kung noon pork chop, ketchup yung kinakain ko. Ngayon masaya na kasi beef steak na siya. Barbecue stick nga lang sa akin. Sabi niya maganda raw yan, may pagkain ka na may toothpick ka pa. Nahirap lang kasi puro sa lubsob ang nararamdaman ko. Pero parang nagdadalawang isip pa rin ako na tuluyan ko dahil kagaya nga nung sinasabi ng mga kasamahan ko, mga alam mo na yan, mga katrabaho ko na, eh magnanakaw nga siya. Kasi yung una, inisip ko na yung ref na misplaced lang, pero hindi eh. Nawala na yung TV. Nawala yung aircon, electric fan, component, ibang mga appliances. Sumadya ako one time sa kanila. Nakita ko lahat ng mga gamit ko. Sabi ko, ano ginagawa ng gamit ko rito? Sabi niya, hindi. Ipaparaffle ko to para sa mga mahihirap. Natuwa naman ako dun sa puntong yun kasi matulungin naman pala talaga siya. Ako nga lang yung nagsasakripisyo. Katunayan nga, pinaraffle niya talaga. Sa sobrang tuwa ko dahil gumagawa siya ng mabuting bagay, lang sa kapwa, sumama pa ako sa pagpaparaffle. Siya yung bumubunot. Nagulat nga lang ako dahil una niyang nabunot, pangalan niya. Pangalawa, pangalan pa rin niya. Pangatlo, pangalan pa rin niya. Alam mo, parang jackpot nga, eh, nakuha niya lahat. Hindi ko naman makuha ang umangal kasi valid, kasi may DTI representative. At yun yung nanay niya. Kaya sabi ko, nag-iwalay na tayo. Ulit. Hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo sa akin. Sabi niya okay lang kasi ready na raw siya. Kasi kahit iwalayan ko siya, may trabaho na siyang nakita. May nakita na siya. Isang salon. Kaya pala iba yung naramdaman ko. Baklala rin ang loko.